naghahanap ng trabaho, todo kilatis ang inaabot ng mga aplikante sa kumpanyang gustong pasukan. Lalo na dapat sa pagpili ng kandidato magiging leader natin mga Pilipino. Dapat kilatisi silang mabuti ng bawat botante. Sasalang ang kandidatong hindi pinalad nang una siya sumabak sa politika, pero nakabawi ng maluklok sa Senado. Bakit nga ba siya tatakbo sa pagkapangulo? Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Glavio. Kilalanin at kilatisin ang kandidatong si Senador Jambi Madrigal. Today I crossed the Rubicon. I am certain in my decision to run for the presidency of the Republic of the Philippines. Si Senadora Maria Ana Consuelo Madrigal Balag, o mas kilala sa tawag na Jambi, at tanging babaeng tumatakbo sa pagkapangulo ngayong eleksyon. Kilalang galing sa prominenteng angkan, bigong manalo ng unang tumakbo bilang senador noong 2001. Pero noong 2004, ang isa sa mga nangulelap, umang-apat na sa mga nanalong senador. Sa kanyang platformang tunay na pagbabago sa pamamahala, tatanggapin na ba siya ng sambayan ng Pilipino? Ako si Jambi Madrigal, kandidato sa pagkapangulo. Magandang gabi po, Senador Madrigal. Makasama po natin si Malumang Ahas ng Philippine Center for Investigative Journalism at isa po sa haligi namin sa GMA News and Public Affairs at Editor-in-Chief ng GMA News.tv, Howie Severino. Magandang gabi po. Sa panayon po ito, magkakaroon tayo ng 3 sets of questions para sa unang set. Easy questions po, Senadora. Mga tanong na may kaugnayan sa inyong personalidad. At ang unang katanungan, magagaling po sa akin, sino po ang bayani na ikaw ay kinikilala niyo at parang sinusundan niyo po yung yapak niya? Well, madali para sa akin sapagkat ang lolo ko si Jose Badsanto sa isang bayani na pinili niyang ibigay ang kanyang buhay imbes na maging pinuno ng bayan na ito during Japanese time. Ayaw siya maging tuta ng mga Hapon. At kusa niyang sinabi, patayin niyo man ako, hindi ako magsusurrender at hindi ko tataksilin yung aking bayan. Yan ang sinusundan ko po. Sa mga buhay na tao, sinong pinaka-idolo ninyo? Si Nelson Mandela. Sapagkat siya ay nakulong at pinaglaban niya, siya ay nagsakripisyo at yung prinsipyo na pinakita niya para sa kanyang bayan. Nung sa swearing-in ceremonies niya, pinanood ko sa TV, ako'y napaiyak. Sabi ko, kailan pa kaya magkakaroon ng isang Nelson Mandela ang Pilipinas? Senator, pangitiin niyo nga ho kami, kailan po ba kayo naging napakasaya at saan ito nangyari? Naging napakasaya ko nung napakaraming beses. Siguro, isa sa pinakamasayang moment ko nung nakakuha kami ng 12 signatures para sa committee report laban kay Senator Villar. Kasi sabi nila, imposible ito. Pero pinatunayan ng aking mga senador na kasama na may prinsipyo rin sila. At hindi sila nabili maski kailan ni Senator Villar. Senador, anong katangian? Meron ka, pero ayaw mo. Siguro, impatience. Bakit po? Maganda sana. Yan ang pinapractice ko. No? Pagka impatient ka, huminga ka na lang ng deeply. Mm-hmm. At bigyan mo ng pagkakataon na mangyari yung kailangan mangyari. Anong mga katangian naman na meron ng iba na ayaw ninyo? Katangian, mahirap na magsabing ayaw mong katangian. Mga depekto siguro. Yung pagka-plastic, ayaw na ayaw ko. Yung pagka-plastic, yung pagka-sisinungaling, at yung pagka-doble kara, iba yung sinasabi, iba naman yung ginagawa. Yung lack of sincerity, yung tayong masakit. Lalong-lalo na kung taong bayan ang nagbabayad. Senator, sabihin nyo nga sa amin, kayo po ba'y nakapagsinungaling na? Siguro lahat tayo,
maski nung maliit pa tayo, pag pinapanish tayo ng mga tatay natin, natatakot tayo. At sasabihin, hindi mo inaamin yung ginawa mo. Ngunit, habang tumatanda ako, sa pananaw ko, yung pagsisinungaling ay nakakasama lang sa sarili. Kanya, iniiwasan ko yung magsinungaling, lalo na sa taong bayan, bilang senador, kailangan sabihin mong katotohanan, huwag ka magdaya at huwag ka magnakaw. Kung may bagay nga po kayong gusto palitan sa sarili nyo, ano po yun, Senadora? At bakit? At this point, siguro sa aking physical, wala naman akong gustong palitan sapagkat ito binigay ng Diyos at ito ay makakapagbigay sa iyo ng kalakasan at character building that you can live with your defects and you can also live with your strengths. Ano yung paborito ninyong luho? Luho, siguro yung diving ng once a year na nakakasama ko ang aking asawa ng 2 weeks vacation. Ever since naging senador ako, 2 weeks vacation lang talaga ang nagagawa ko sa Christmas at sa New Year. Saan ang favorite dive spot niya? Sa Palawan at sa Palau. Mahal ba yun? Hindi naman kasi meron kaming Filipino dive boat na ginagamit at meron din kaming Philippine crew. Nasisiyahan ako kasi pagpunta mo sa Palau, nagpapalakad sa Palau lahat Pilipino. Okay. Senator, sa yugtong ito, ano na po ang maituturing yung pinakamahalagang nagawa niyo para sa bayan? Yung panindigan po para sa environment, maski nagkaroon ako ng mga death threats sa mga miners at sa loggers. Yung hinabla kong kaso kay Senator Villar ay sa pinakamalaki na kasi sabi na masisira ka sa politika, babatikusin ka. Sabi ko, titiisin ko ang lahat para lumabas ang katotohanan para hindi niya lukohin ang taong bayan. At titiisin ko ang lahat para hindi tayo magkaroon ng pangulo na korab. Okay, mamaya po sa pagbalik ng kandidato, alamin natin ang plataforma na inihahain ng ating kandidatong si Senadora Jumping Madrigal.